May panlaban ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malung werpa ng Kati Elise. Say hi to a new confidence with Kati Elise. Hear the music, the music of our hearts. Let our music take you there. The star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. The star will take you there. Narito na ang mga nagpapanggang balita. Ilang barangay sa Abra isinailalim sa MECQ. RT-PCR test o vaccination card ahanapin na sa pagpasok sa Benguet. Healthcare workers sa Lawag City nagkukulang na. Limited face-to-face class sa mga allied medical courses sa mga universidad sa Pangasinan aprobado na ng CHED. Ilang Pangasinense konsumido na sa perwisyong dulot ng habagat. Moncada Tarlac, todo ang paghahanda sa epekto ng habagat at paparating na bagyo. Hanggang kailan pwedeng magbayad at maningil ng pautang? Alamin sa Ikaw at ang Batas. From the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19, ilang barangay sa Abra ang isinailalim sa MECQ. Magbabalita si Charles Limon. Dahil sa muling pagtaas ng kaso ng COVID-19, isinailalim muna sa MECQ ang Barangay Poblasyon at Sitio Baybayatin, Barangay Colago ng Lagayan Abra mula Agosto 2 hanggang Agosto 16. Nakapagtala ang dalawang barangay ng 6 na aktibong kaso ng COVID-19. Makalipas naman ang 2 linggo, magtatapos na ngayong araw ang MECQ status ng Barangay Kimalaba sa bayan ng Dolores, Abra na nagsimula noong July 22. Mananatili naman sa MECQ status ang Barangay Salapadan Barrio at Barangay Sakaang sa bayan ng Salapadan, Abra. Dahil din ito sa pagtaas ng kaso, inaasahang magtatapos ang MECQ status ng 2 barangay sa Agosto 7 kung saan nagsimula ito noong July 26. 7 bayan pa ng Abra ang nakapagtala ng karagdagang kaso ng COVID-19. Pinakamarami ang naitala sa bayan ng Buklok at Lapas. Nakapagtala ang 2 bayan ng 6 na kaso. Sumunod ang bayan ng Bukay at Dolores kung saan nakapagtala ang mga ito ng 5 kaso. 4 naman ang panibagong kasong naitala sa Banggood. 2 kaso naman sa bayan ng San Quintin at Tayum. Sa kabuuan, aabot na sa 209 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Abra. Aabot naman sa 1,176 ang mga gumaling at 32 na ang namatay. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Ahanapan na ng RT-PCR test o COVID vaccination card ang mga papasok sa lalawigan ng Benguet. Sa La Union naman, bawal muna ang mga bisita mula sa NCR Plus. Magbabalita si Irish Kawile. Dahil sa mas mahigpit na quarantine status sa NCR Plus, ipatutupad sa La Union ang Department of Tourism Advisory No. 11. Kaya simula bukas, ang point-to-point ng leisure guests mula NCR Plus ay ipinagbabawal. Ang mga accommodation establishment sa labas ng NCR Plus ay hindi rin dapat tumanggap ng leisure guests mula sa NCR. Nakabuo na ang La Union Provincial Core Team Against COVID-19 ng strategic plan para maihanda ang lalawigan sakali mang makapasok ang COVID-19 Delta variant.
Sa regular na sesyon ng sangguniang panlalawigan ng La Union, inilatag ni Dr. Eduardo Posadas, Provincial Health Officer, at Dr. Dan William Dacanay, Vaccination Program Operations Manager, ang updated na kaso ng COVID-19 at kung ano ang mga hakbang na isinasagawa para mapabilis ang pagbabakuna sa mga residente. Sa lalawigan ng Benguet, bilang pag-iingat sa COVID-19 Delta variant, ipinag-utos ni Governor Melchor Diclas na ang mga hindi residente ng Benguet ay kailangang magpakita sa border checkpoints ng RT-PCR test result o patunay na fully vaccinated na. Sa inilabas na advisory ng gobernador, iginit din niya na kailangang istriktuhan ang pagpapatupad ng mga health protocol. At para matiyak ang kaligtasan ng publiko, lahat ng mga COVID patient, symptomatic man o asymptomatic, ay kailangan makompleto ang isolation. Irish Kawili para sa Luzon Headlines. Problema ngayon ang sapat na bilang ng healthcare workers sa Lawag City. Tinatamaan na rin kasi sila ng COVID-19. Mula Lawag City, magbabalita si Mariel Pahinag. Problema ngayon ang sapat na bilang ng mga healthcare worker na mangunguna sana sa vaccination sa Lawag City at sa buong Ilocos Norte. Dito asahan tayo na tumulong sa mga nurses pati sa mga dapat na-COVID kami. Isa na nagkukulang tayo ng tao. So, hindi nag-unit ito. Dito gagawin tayo dito sa ito government of Lawag. Sa Mariano Marcos Memorial Hospital pa lang na siyang pinakamalaking pagamutan sa Ilocos Norte, umabot na sa 101 ang kabuuang bilang ng healthcare workers na naka-isolate matapos tamaan ng COVID-19. Sa kabila nito, patuloy ang vaccination rollout. Prioridad ng DOH na bigyan ng mas malaking alokasyon ng bakuna ang lalawigan at dahil sa banta na rin ng pagpasok ng Beta at Delta variant. Sa buong lalawigan, prioridad ang Lawag City dahil ito ang nakapagtala ng pinakamaraming kaso. Take this opportunity to tell Alcay Ilian that we are mega vaccinating dito sa Divine Word with Johnson & Johnson. There are 4,800 vaccines given to the city. We're not only doing it here, we're also doing it in LCGH. And I'm very happy. Ito'y St. Mary's Seminary. Para tinitay vaccine rollout tayo apo iti nakatargetan na apo. Dagitay national agencies tayo iti probinsya ti Ilocos Norte. Tiniyak naman ng PNP Lawag na maayos ang sistema sa vaccination center. The role of the PNP is to ensure that the rollout, the process will go on as scheduled. So, yung masunod lang nila yung process at masunod yung social distancing, yung minimum health protocol natin. Tuwing Sabado lang naglalabas ng updated na bilang ng mga nabakunahan sa lalawigan. At base sa datos na inilabas noong July 30, 8,764 na ang fully vaccinated sa lungsod. Nasa ilalim naman ng MECQ ang karamihan sa mga bayan sa lalawigan hanggang Agosto 15. Sa kabuuan, 3,777 na ang active cases ng COVID-19 sa buong Ilocos Norte, 235 ang new cases, 113 ang nakarecover at 2 naman ang namatay. Mariel Pahinag para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, inaprobahan na ng JED Region 1 ang limited face-to-face class ng ilang universidad sa Pangasinan. Magbabalik sa report, Irish Kawile. Sa pangunguna ni Dr. Rogelio T. Galera Jr., iginawad kahapon ng Commission on Higher Education Region 1 ang Certificate of Authority sa FINMA University of Pangasinan. Ibig sabihin, aprobado na ang limited face-to-face laboratory class ng kanilang nursing program. Aprobado na rin ng CHED ang limited face-to-face internship para sa BS Physical Therapy at BS Medical Laboratory Sciences programs ng Lyceum Northwestern University sa Dagupan.
Enero ngayong taon nang aprobahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang request ng CHED para sa limited face-to-face classes ng iba't ibang degree program. Joint circular po na nilagdaan ng Commission on Higher Education, Chair Popoy de Vera at ng ating Secretary of Health ay kasusumpungan po ng detalyadong mga bagay kung paano tayo magbabalik unti-unti sa ating pong mga eskwelahan sa mga kursong nabanggit ng ating Chair Popoy de Vera. Napaka-detalyado po ng joint circular na iyon at habang aming binabasa ay hindi talaga basta magkukwalify ang sinuman kung walang sapat na kahandaan. Ayon sa chairman ng CHED na si Dr. Popoy de Vera, dumaan sa proseso ang mga pamantasan upang matiyak na handa ang mga ito para sa limited face-to-face. Base ito sa approval ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong January 2021 na pwede na magkaroon ng limited face-to-face sa iba't ibang degree program. Ito pong desisyon ng Pangulong Duterte noong January ay bunsod ng ating tuloy-tuloy na pagsusumikap mula noong isang taon. To be exact, noong Hulyo 2020, ako'y umakyat na sa IATF at hiningi ko sa pamamagitan ng resolusyon na payagan ang limited face-to-face under certain circumstances. Ikinatuwa ng nursing student na si Janelle ang balitang magkakaroon na sila ng limited face-to-face class. Mahirap daw kasi na walang hands-on experience pagdating sa laboratory class. Per batch po yung pagdating po sa laboratory, per batch po siya. As far as I know, 5 people lang po sa isang classroom. But to ensure the physical distancing. Kampante raw siya dahil tinayak naman ang kanilang kaligtasan kontra COVID-19. Pagdating po sa pagpasok kasi, may mga binigay instruction po sa amin like we should get our PhilHealth card or PhilHealth insurance po. And then, upon entering the school, meron pong mga temp check and other check na kailangan. Pinag-aaralan pa kung kailan ang simula ng klase ng mga nabanggit na allied medical courses ng mga universidad sa Pangasinan. Sa gitna ng pagpayag sa limited face-to-face class, mahigpit na pinapaalala ng pamahalaang lungsod ang pagsunod sa minimum public health standards. Irish Kawili para sa Luzon Headlines. Nagsagawa naman ng Oplan Bandilyo ang mga pulis ng Paway Ilocos Norte para maipaalam sa publiko ang alituntunin tungkol sa umiiral na MECQ sa lalawigan. Magbabalita si Ali Kilalan. Kasama rin sa laban kontra COVID-19, ang mga sundalo at pulis. Misyon nila ang pagpapanatili ng kaayusan at pagtiyak na nasusunod ang mga protocol. Mayak tapos nagronda rin kiti pulis at ano, magkita dati rin kiti madismursort nga kada kiti protocol kin kitaan na rin kiti damading aramid. Upang magabayan ang mga residente sa mga alituntunin sa implementasyon ng MECQ, nagsagawa ng information drive ang mga pulis gamit ang Oplan Bandilyo sa bayan ng Paway, Ilocos Norte. Ayon kay Police Major Eddie D. Suyat, alinsunod ito sa kautusan ni PNP Chief Police General Guillermo Elazar sa lahat ng Chief of Police na tumulong sa information dissemination campaign upang makumbinsi ang taong bayan na magpabakuna kontra sa COVID-19. Nagbabarabarangay ito sa barangay din, pumapasok din yung patrol namin para magpaalala sa mga alituntunin ng MECQ at iba pang kampanya ng kapulisan laban sa illegal drugs, illegal gambling, at mga anti-criminality campaign ng kapulisan. At lalo-lalo ito sakuna na itong disaster, lalong patuloy ang pag-ulan natin. No? Aliya Kilalan para sa Luzon Headlines. Susunod, mga gulay sa Benguet nasira dahil sa tagal ng biyahe kaya itinapon na lang. Iyan at iba pang balita sa pagbabalik ng Luzon Headlines.
Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksal, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyeopocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PBA or Fauzi Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PBA or Fauzi Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA, proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Fauzi Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Ang tag-initipid tips na pwedeng gawin nang hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. E-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. E-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa pow! Dahil sa hirap ng biyahe at tumal ng bentahan, nasira ang mga inaning patatas sa Benguet. Para hindi na madagdagan ang lugi, itinapon na lamang ang mga ito. Magbabalita si Charles Limon. Sa tuloy-tuloy na pagbayo ng habagat sa Benguet, Lusaw, at halos nangangamoy na ang mga patatas na itinapon ng isang magsasaka sa Tublay, Benguet. Viral online ang larawan. Dahil sa pangyayari, agad nag-imbestiga ang Department of Agriculture, Cordillera.
sa imbestigasyon dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan at dahil na rin matumal ang bentahan. Nabulok ang mga nasabing patatas. Sa statement ng Department of Agriculture Cordillera, ang magsasakang may-ani ng mga patatas ay mula Sinakbat, Bakun, Benguet. Inani raw niya ang kanyang mga patatas noong July 30, pero natenga ito sa trading post at nagsimula na itong mabulok. Imbes na iuwi, itinambak na lamang niya ito sa lupa ng kanyang kamag-anak sa Kilometer 421, Barangay Ambassador, Tublay. Ayon sa isang asosasyon ng mga magsasaka sa Benguet, malaki ang naging epekto ng habagat sa bentahan ng gulay. Apektado kasi ang kalidad ng mga gulay ngayong tag-ulan. Isama pa ang kakaunting mga buyer at sobrang hirap ng pagbiyahe. Lalo pa ngayon na tag-ulan, itong habagat na ito, bumaba yung quality ng gulay natin dahil palaging nababasa, maraming mga nasisira. So yung shelf life ng gulay natin ngayon ay hindi na masyadong mahaba. Madali siyang malusaw. Kaya as much as possible, as soon as na-harvest yung gulay, dapat na-dispose of na kaagad, nabibenta na kaagad. But because of that, yung ECQ tapos itong atong habagat, medyo nahihirapan yung mga farmers sa pag-harvest, sa pag-transport. Tapos ngayon na, pag mag-ECQ pa ang Metro Manila, mahirapan pa sa pagbibenta sa market. Iniisip din ngayon ng mga magsasaka ang pagsasailalim ng NCR sa ECQ status. Dahil kasi sa nasabing quarantine status, inaasahang bababa ang demand ng gulay. Kasi napansin namin na nung nag-GCQ ang Manila, mataas ang demand. Kaya tumaas yung presyo. Ngayong mag-GCQ uli and ang curfew hour would be 8 p.m. to 4 a.m. Mahirapan yung mga buyers na mag-dispose off sa Manila. Kasi ang market hour talaga nila, oras ng bentahan doon ay from 6 p.m. hanggang 12 midnight. Ngayon, tonelada mga ilang tonnage din naman ang bumababa ng Metro Manila. Hindi kayang ibenta yun ng hanggang from 6 p.m. to 8 p.m. Tatlong oras lang yun, hindi kaya. Kaya para hindi masayang ang mga gulay na hindi nabenta, binibili na ang mga ito ng BAPTC para maibenta sa mga buyer sa ibang parte ng bansa. Hinihikayat din ng Department of Agriculture na makipag-ugnayan ang mga magsasaka sa kanilang ahensya kung may mga hindi mabentang gulay. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Konsumido na ang ilang residente sa Pangasinan dahil sa epekto ng hindi matapos-tapos na pag-ulan dala ng habagat. Magbabalita si Christine Joy Flores. Umiral pa rin ang southwest monsoon sa ating bansa at pinaka-apektado pa rin ang kanlurang bahagi ng Luzon. Ayon sa PAGASA, patuloy pa rin lang minomonitor ang apat na bagyo sa paligid ng Philippine Area of Responsibility. Ang Tropical Depression Goryeo ay nasa layong 760 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon kaninang 3 a.m. at patungo na ito sa bansang Japan. Ang isa namang Tropical Storm Lupit ay nasa layong 550 kilometers west-northwest ng extreme northern Luzon at inaasahang di na papasok ng PAR. Ang ikatlong Tropical Depression ay nasa layong 2,100 kilometers mula Batanes at ang ikaapat ay nasa layong 2,800 kilometers at inaasahang di na rin papasok ng bansa. Patuloy na pinalalakas ng apat na bagyo ang habagat na siyang nagdadal ng pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon kabilang ang Batanes, Babuyan Islands, Apayao, Abra, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Samantala, naglabas naman ang Pangasinan PDRRMO ng San Roque Dam status at tide forecast sa Bulinaw, Suwal at Bimaloy. Pinapayuhan naman ang mga mangisda na huwag munang kumalaot sa dagat. Ay masyadong apektado tayo ngayon lalo sa ating mga magsasaka magbubukid. Gawa ng panahon ng panagtatanim ng palay, hindi ka makatanim na maayos gawa ng mataas ang tubig. Saka napipeste ang mga naunang pananim gawa ng mga kuhol. Kasi ang kuhol, buhay na buhay sila. Magaling silang kumain pag ganitong diri-diritsong ulan. Sa ganun din, nasisira ang mga pananim, hindi lang mga palay, pati gulay, mga produkto naming magbubukid.
hindi namin mapabunga, mapalaki na maayos. Hindi rin kami gaano makapunta sa bayan gawa nung yung lugar namin, lalo dito sa Dillon Road at sa lugar ng Sitio Purido. Pag ganung dire-diretso ang ulan, ang mga sasakyan ay hindi makatawid sa mga spillway kasi mataas ang tubig. Konsumida naman ang ilang magsasaka sa patuloy na epekto ng pag-uulan sa kanilang kabuhayan. Makikita rin sa kuhang litrato ni Mary Jane ang epekto ng habagat sa kanilang daanan papuntang bayan para mamalengke. Samantala, makikita naman sa bidyong kuha ni Fatima na kahit tricycle ay hirap ng makadaan at naaapektuhan ang pagpunta niya sa trabaho. Pinaalalahanan ang lahat na kung maaari ay manatili na lamang sa loob ng ating mga tahanan. Christine Joy Flores para sa Luzon Headlines. Todo na ang paghahanda ng pamahalang lokal ng Moncada Tarlac para maagapan ang perwisyong dulot ng habagat at makapaparating na bagyo. Magbabalita si Andrew Corpus. Labis na ang pagsasagawa ng mga kaukulang paghahanda ng lokal na pamahalaan ng Moncada bago pa man dumating at manalasa ang malalakas na ulan. Tuloy-tuloy ang pagbabantay ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO sa mga bahaing lugar sa nasabing bayan. Bilang bahagi ng paghahanda ay nag-iikot ang mga miyembro ng rescue team upang siguruhing normal ang kalagayan at level ng tubig ng mga creek na nakapalibot at nakapaloob sa bayan. Sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan nitong mga nakaraang linggo ay halos umapaw na ang dike na ito sa Barangay Ablang sa Pangmoncada Tarlac na lubos namang ikinabahala ng mga residente. Ito yung pinaka primary na binabantayan natin dito sa Moncada, itong Tarlac Zambales River. Kasi yung Tarlac Zambales River ito, lahat ng tubig nito pagka umapaw to, dito yung bagsak niya papuntang Pangasinan. Kaya pagka umapaw to, affected lahat yung mga bahay dito. Kasi dito minsan kasi nagiging flash flood to eh. Pagka malakas yung ulan, buhos ng ulan, biglang bagsak yung tubig. Kaya doon may posibilidad na umapaw ito. Yung mga kabahayan dito, apektado sila. Tapos yung susunod na binabantayan natin, yung Banawang River, yun yung nagkokos naman ng flood natin doon sa mga barangay na yon. Tapos pagka umapaw yon, ang affected na barangay, at least mga kwan siguro, nasa 6 na barangay yung affected. Yung 2 Santa Lucia, 2 Banawang, yung Kalapan, tapos dito sa May Bakero. Ang pinanggagalingan ng tubig noon ay manggagaling doon sa Angat Dam saka yung sa pantabangan ng Nueva Ecija. Kaya pagka nagpakawala sila, yun ang daan ng tubig. Yung isa pa nating binabantayan, yung dam naman ng Pangasinan, yung creek dito sa may bandang norte. Pagka nagpakawala yung Saroque Dam, actually ang buklaw muna sa lunang Saroque yan, pagka umabaw yung Saroque, pakakawalan yan sa may Agno River, pero may mga overflow na creek na dumadaan sa atin. Yung mga Tulega, San Pedro, Burgos, Maluwak, yan yung mga apektado. Pagka nagpakawala na yung mga dam na yan, ang rene-ready naman natin, monitor na tayo kung nandyan na yung tubig. Tapos ina-alarm natin yung mga tao dito sa Moncada na alerto sila pagka nandyan na yung tubig. Huwag lang intayin na magsabi pa kami na mag-evacuate sila. Kung nakikita na nilang delikado, sila mismo ang pumupunta sa may evacuation center para doon na muna sila. Mayroon namang paalala ang punong bayan para sa kaligtasan ng mga mamamayan ngayong panahon ng tag-ulan. Panahon na naman po ng tag-ulan, maulan na naman po at kung minsan ay mahangin at tumarating na rin ang bagyo. Kayo po ay pinapaalalahanan ko na sana ay mag-ingat po tayo at ang ating pong LGU ay palaging nakaantabay. At handa pong sumaklolo kung ano man po ang mangyayari. Mangyari lang po na kontakin ang ating telepono ng ating Municipal Disaster and Risk Reduction Office. 0977-036-6674. At paalala din po ngayong panahon ng tag-ulan ay sama-sama po nating practicing ang 4 o'clock habit. Kung saan tayo po ay sabay-sabay na maglilinis upang maiwasan po ang pagkalat ng dengue. Pwede rin po kayong
pumunta sa ating e-mungkada application sa isumbong mo kay Mayor. At pwede rin po kayong makahingi ng emergency assistance mula po sa ating Bureau of Fire, sa ating pong kapulisan at sa opisina ng Municipal Disaster and Risk Reduction Office o Rescue Team ng Mungkada. At sila po ay maaaring bisitahin sa ating website na www.mungkada-tarlac.gov.ph. Mag-ingat po tayong lahat. Hindi lamang po COVID-19 ang ating dapat pag-ingatan sa ngayong panahon, kung hindi po pag-ingatan po natin ang pagdating ng malakas na ulan, ng bagyo at malalakas na hangin. Habang patuloy ang paghahanda ng lokal na pamahalaan ng Mungkada sa mga paparating na unos at pananalasa ng bagyo, ay inaasahan naman nila ang pakikiisa ng mga residente, lalo na sa panahon ng pagbibigay ng abiso sa paglikas. Andrew Corpus para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, kinilala ng Sangguniang Bayan ang isinagawang community service ng Gregorio del Pilar Municipal Police Station. Magbabalita si Charmy Bosque. Tinanggap ng Gregorio del Pilar Municipal Police Station na pinangungunahan ni Officer in Charge Police Lieutenant Tito Luana Jr. kasama na ang mga tauhan ng 2nd MFP, 2nd ISP MFC ang letter of commendation mula sa Sangguniang Bayan ng nasabing munisipalidad dahil sa outstanding community service na ipinapatupad ng mga ito. Ayon kay Police Lieutenant Luana Jr., mayroong 8 pamilya ang kanilang tinulungan sa pagtatanim ng palay. Na establish ko dito yung idea dapat makita tayo mo si Gregorio del Pilar na may panggap mo dito yung status di panagbisin ko maket makunakmet nga si Gregorio del Pilar kat han unay nga diktado may panggap ka dito yung pati pandemya so nga di nakipat na natintintas na may tulong at gapun na doyan panang tulong tayo kanya na ititrabaho na at ito yung iranamit na panang talon nito kung magmulaan si Pagay so nga iso yung danwat niya tulong si community si Bilber Ma'am Nicole. Maliban dito, noong kasagsagan ng bagyong Fabiana, agad na rumesponde ang mga kapulisan sa mga apektadong pamilya. Sila din ang nanguna sa road clearing operation matapos ang bagyo at epekto ng southwest monsoon. Ito ng pagti municipal Sangguniang Bayan members condition together with the mayor that legit may isang nakas lang nakabigla up. So I am very thankful met at least nakita natin na appreciate that ito arami din din yung apodisan na tapos makatulong kayo ng community ni. Mula nang umupo bilang officer in charge si Police Lieutenant Luana Jr. ay wala pang naitala na crime incident sa nasabing bayan. Hiningi niya ang suporta at tulong ng mga lumugar sa lahat ng aktibidad at programa na ipinapatupad ng PNP. Bahagian niya umano ito ng barangayanihan bilang pagsuporta sa Executive Order No. 70 o Whole of Nation Approach ng National Government. Charmy Bosque para sa Luzon Headlines. Susunod, hanggang kailan pwedeng magbayad at maningil ng pautang? Sasagutin yan sa ikawatang batas sa pagbabalik ng Luzon Headlines. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club,
You do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Isang pahig ka lang. Dahil walang aw sa pow! The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. Did you home builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/TGHomeBuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatibid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Paudi Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Paudi Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Paudi Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Punta naman tayo sa mga utang. Up to when can you collect a loan that you gave to a debtor? Pursuant to Article 1144 of the new Civil Code, you have 10 years to collect a loan that you gave to a debtor. And a 10-year prescriptive period, ang tawag dyan, ay action doon sa mga nag-utang based on a written contract, meaning meron siyang promissory note or a loan or a debt or an obligation created by law. So, pag halimbawa bumili ka ng lupa because you will use it as a road right-of-way at inutang mo yung pambayad, then you have 10 years to pay the loan and 10 years for the owner to collect the loan. At yung pangatlong instance is upon a judgment. Pag natalo ka sa korte, eh kailangan you have to pay that within a 10-year period. Pag hindi mo kinolekta yung loan na yan or yung obligasyon na yan within the 10-year period, mawawala yan because as per our laws, nag-prescribe yung action mo. So very important that when you lend somebody, dapat it must be written. It doesn't mean it dapat typewritten. That nasa coupon bond, all you need is a paper, kahit na package ng candy o kung kasya o package ng chocolate, isulat mo doon. As long as it is 500 pesos and above, according to the statute of fraud, dapat written yan. At dapat may date. And pag nag-fall due yung date, yung 10-year period, dun mo pa rin bibilangin. So, pag umutang ako ngayon, 2021, ang due date ay 2022, yung 10-year period ay hindi computed from 2021, but computed from 2022 on the due date. At another requirement is kailangan may demand to pay. So, after the 1-year period of a loan,
expires at hindi nagbabayad yung tao, then you should send a formal demand to pay. After that, you have 10 years to collect the loan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.